Hi guys. So yan guys, so may nakatayo pala dyan, oh. Nagtago. So dito guys, i-share ko sa inyo itong Rossi Venus or mga GY6 guys na motor. So dito guys, dito sa factory natin, marami tayong unit ngayon dito na ayusin. Yan, nakatakip muna kasi ito, mga ball bearing. Yan, pati yung isa guys, ball bearing lang yan. Pinaklas na namin. So ngayon guys, dito tayo mag-focus sa Venus. So guys, kung sa Venus tayo. So dito guys, na video ko lang to para at least ito, pag naranasan nyo to. So bali ito yung CDI nya guys, ng Venus. Yan, kung napansin nyo yung sasakit. Kaya pala namatay-matay kasi ito lumulutong. Minsan nawala yung kuryente. So ito guys, yung sakit nya. Wala na, hindi na makakapit. So dito siya guys, oh. Yan. So dito guys, pag binili mo to, medyo mahal yung original at mahirap siyang hanapin. Pero depende rin guys sa lugar ninyo. So ngayon guys, ang solusyon para mas madali. So bili tayo ng battery operated rin na CDI. So katulad nito guys, so dalawa itong nabili ko. So ito isang klase to, anong brand to? R8. So yan guys, to R8 battery operated to, 4 pin. So guys, ito yung solusyon. So ito yung Mukoto or Lihua. So Mukoto yung brand nito guys, pero ito medyo mahal. Nabili ko to 350. Ito 300. Yan R8. 300 ko siya nabili. So kasi ito guys, pag nabili mo ito, medyo mahal kasi ito yung original. Yan. So para mas mabilis at meron kayong idea paano ito palitan kung medyo kulang yung budget, dito na guys, pwede na to yung Lihua kasi garantisado rin to guys na matibay. So bali dito guys, babaguhin natin yung wiring. So dito sa original na wiring nya guys, apat din to. Yan, kung nakikita nyo, apat. So itong isa guys, ito yung may black at saka red, red black. Bali ito yun, positive to guys kasi battery operated to, positive yung supply nya. Ito lang yung positive. Ngayon itong dito sa isang socket na may tatlo, itong kulay yellow with black or black yellow, ito yung ignition. So ito yung papunta dito guys, oh. Habang nandito yung ignition coil guys, oh. So ito yun. Yan, yung nakasuksok dito sa ignition coil. Yan, itong dito sa socket. Yan, karugtong yan dito. Itong blue at white, ito naman ay sa pulser. So yun guys, ito sa pulser. Yung nandito sa, excuse me, ikot muna ako. Dito guys, yung sa may magneto, yung may stator. So dito guys, may nakamaglas ako dito, pero wala na lang yung stator. So dito siya banda guys, oh. Yan. So dito yung pulser. At itong green na inubo guys, inubo. Itong green guys, ito yung negative. Yan, bali itong apat na wire lang guys, positive. Itong red with black, yellow with black, ito yung ignition coil, blue white, ito yung pulser, at green negative. So yun guys, dito sa gagawin natin sa 4 pin na CDI. Yan, meron tong socket guys, no. Binilhan ko na to ng socket. Tanggalin ko muna yung socket. So yan guys, ito yung socket. Bali 5 to, pero kung makita nyo guys, 6 to. Pero itong 4 lang yung bawat gilid yung tumatama dito sa socket. Yung mga pin din dito sa socket, yung 4 na yan, no. So kung ganito mo titingnan guys, itong CDI, pa-video ba yun, no? Pa-video muna ako guys, no, para makita ko na, ma-explain ko ng todo. So ganito position niya. So bali ba, ito yung socket. Yan. Kung ilagay natin siya sa ganitong position, so ituturo ko guys, no, kung para saan yung mga wire. So sa ganitong position, ha, nasa taas yung socket. So bali itong white, hindi nito kasali guys, no, kasi apat lang. So ngayon, unahin natin yung sa taas. Itong green, so sa iba-ibang socket guys, hindi pareho yung kulay. Itong green nasa
left side, ito yung para sa pulser. Tapos itong kulay blue, ito yung itong sa kanan, ito yung para sa ignition coil. Tapos itong yellow, ito yung sa negative, yung kulay green. At itong brown, ito naman guys para sa positive. So ngayon guys, no, ikakabit na natin. Kasi ito guys, wala na talaga to. Yan, kita nyo naman, no, na ganun ko. Oh, bungi-bungi na, parang inat-ngat ng daga. So itong kulay, unahin natin guys, no, yung black, red black. So ito yung positive. At yung positive natin ito guys is itong kulay brown. So tanggalin ko lang muna to guys yung CDI, no, para magaan. So yung green, oh, yung brown, ito yung positive. Yan. Sabay-sabay ko na lang to guys, i-tape, no. Tapos itong kulay yellow, bali negative, ito yung dito sa green. Kasi yung green ng mga GY6 guys is kulay green. Yung accessory wire naman niya or positive, kulay black. Yan, negative. Tapos ito naman tayo sa taas. Itong green, bali ito yung sa pulser natin. So dito tayo sa blue. Tapos itong yellow with black, ito yung sa ignition. So itong kulay blue yung sa right side. So yan. So bali guys, no, yung nagastos ko dito, kung sakaling magpalit kayo, ito 350. At itong socket guys, hiwalay 50 rin to, bali 400. Tapos kung ipapagawa nyo pa guys sa iba, yun, malaki na kayo sa gastos. Pakasigilin kayo ng 200. Tape ko na to lahat para matry na natin kung may kuryente. Ito guys, kahit sa mga primary type na mga GY6, kung nasisira yung primary nyo, pwede rin ito guys, ito i-battery operated yun na lang, kasi mas mahal na bibili ng bagong stator. Bali CDI na lang yung papalitan ninyo kung naka primary type yung mga GY6 ninyo. Kasi yung ibang shop guys, hindi nila i-offer yun eh, na gawin yung battery operated yung mga motor ninyo kung nasunog yung primary. Kasi gusto rin nilang kumita, kaya gusto nila palitan ng bagong stator. Okay, ito wala na to kasi ito kasali. Yan. So ngayon guys, i-testing na natin kung may lalabas na kuryente. So ito guys, to dalawa to, i-testing ko to na may kuryente, kung may kuryente ba, at pati itong isa, para at least guys makita natin na pareho itong dalawa na battery operated, kasi pareho lang sila na 4 pin. I-try na natin na paanda rin. Oh, hindi pala guys, try natin kung may kuryente, kasi ito natanggal kasi yung tambucho. So ito guys, dito eh. So yun guys, ito yung sa high tension niya. Baba na sana niya. So yun guys, no. Tingnan natin. Klaro ba ito? So yun guys, oh. Off ko muna guys yung ilaw para makita yung kuryente. So ngayon guys, dito so ngayon guys, ito naman itry ko na ito yung isa yung gagamitin.
Marates guys, ma basta 4 pin na pang battery operated, pwede siya. Hindi lang isang brand. So yun guys, itong isa no, itong Lihua or Mukoto. Mukoto yung karton yun nito guys eh. Ito yung medyo mas mahal kaysa R8. Oh, R8. Ito R8. Yan. So yan guys, dito natin lagay para at least makita nyo na. So yun guys, try din natin. So nandito yung CDI. Makita ka CDI. So ito yung CDI. Dito yung CDI no. So yan guys, try natin. Yan, malakas din yung kuryente. So yan guys, ganyan lang kadali magpalit ng 4 pin na CDI. So yan guys, sana nakatulong ito sa inyo para at least makatipid kayo sa pagpalit ng bagong CDI. Kasi ito guys, oh, wala na talaga. So yan guys, nalagyan na namin ng tambutso. Yan, kompleto na. So itry na namin pandarin guys kung okay itong CDI, 4 pin CDI. So yan guys no, isusi na. So dito ako sa malayo guys no, para at least makita ninyo. Yan, nandun yung CDI. Walang daya. Yan. Oop. Ayaw, ayaw guys. So yan guys no, umaandar na. So gamit yung CDI na kulay pula. So ngayon naman itry namin yung kulay green. So ito guys, para test guys, makikita nyo talaga na nagpa-function siya talaga. Ngayon ipalit na natin yung Lihua dito sa R8. Nabaklas na natin yung socket. Tapos ipalit natin yung Lihua o Mukoto na brand na CDI. So yan, ito yung Mukoto, ito yung R8. So guys, pa start na natin. Oh. Yan. So kita yung lato-lato guys, no? So ito yung green. So yan guys, ganyan lang ka dali magpalit ng 4 pin CDI para at least guys makatipid kayo. So off ko muna kill switch. Yan. Para makatipid kayo guys at saka hindi na kayo magbabayad ng labor. Yan, ito lang guys yung gagawin niyo pag sira na yung ganitong CDI nyo or sira na talaga yung CDI nyo kahit hindi nasisira yung dito guys kung hindi kayo makakita ng ganito na stock kasi mahirap din hanapin yung mga stock guys eh. So yun guys, hanggang dyan na lang, sana nakatulong and God bless, bye bye. Okay.